Good morning, brother and sister. Ito naman po ako ay inyo si Srita at sa umaga ito tayo po ay mag-share ng isang verse para sa ating gabay sa araw-araw. Kaya bago tayo mag-start, tayo po muna ay manalangin. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Salamat, Panginoon, na kami po ay nandito muli, Lord. Ako po ay nandito muli, Lord. Hallelujah, Jesus. At sa mga nakikinig, Lord. Hallelujah. Yes, oh God, ikaw po sana manguna, Panginoon, sa bawat sasabihin ko, Panginoon, sa araw na ito, Lord. Nawa ikaw po ang makita, Panginoon, at hindi ako, Lord. Hallelujah. Yes, oh God, basbasan mo po ako, Panginoon. Alisin mo po, Panginoon, naman ang mga hadlang, Panginoon, sa aking buhay, Lord. Upang ang iyong salita, Lord, ay maihayag sa buong mundo. Hallelujah, Jesus. Maraming salamat, Lord. Yes, oh God, pati na po, Lord, ang mga manonood, Panginoon, sa videong ito. Pagpalain mo ang kanilang mga buhay-buhay, Panginoon, mga plano nila, Lord. At sino man ang may karamdaman, Lord, na mawag pagalingin mo, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Binabalik ko may papuring lahat nito, Lord. In Jesus' name, amen and amen. Praise God. Ayan, mga kapatid. Magbukas po tayo ng ating mga Biblia. Dito po sa Mateo 11:28. Yes. At ipong babasahin. Ito po ay bagay sa mga taong napapagod na po. Yung mga minsan, di ba, napapagod tayo bilang human being sa mga bagay na nangyayari. Kaya ito po ay napakaganda sa iyo, kapatid. Sinabi po dito, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan, praise God, at lubhang nabibigitan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Thank you, Lord. Ayan, sinasabi po ng Diyos, kapag tayo ay mapapagod na, tayo po ay lumapit lamang sa Kanya dahil po pagkakalooban po tayo ng kaginhawaan. Yes, to God be the glory. Salamat. Dito po sinasabi ng Diyos na talagang sinasabi ng ating banal na Diyos na lumapit lang po tayo, mga kapatid. Kung sino man sa atin ang mga nanghihina, ayan, kung may mga naranasan tayong hindi kalugod-lugod, yan, hindi maganda, kumbaga may mga bagay talaga sa ating buhay na hindi natin sukat akalain. Kaya huwag po tayong mag-atubil, lumapit lang po tayo sa ating Panginoong Diyos. Yan. Kung tayo daw po ay nahihirapan o nabibigitan, ito lang ang ating gagawin. Lapit lang po, at ito din ang sinasabi niya sa Jeremiah 33:3. Sinasabi po ng Diyos sa Jeremiah 33:3, call me and I will answer you. Lumapit lang po daw tayo sa Kanya at Siya po ay sasagot. Ayan, lagi po niyang sinasabi sa Biblia na pwede po tayong lumapit, mga kapatid. Yung taos-pusong paglapit na hindi po tayo magdududa sa kapangyarihan ng Diyos. Kapag tayo'y nananalig na talagang kikilos ang Diyos sa ating buhay, ito po ay magmamanifest. Yes. Tapos, dito po ay kapag kayo po lamang po ay marunong tumawag sa Diyos, kapatid, talaga pong ang problema ay mabilis lamang yan. Kumbaga, ang Diyos na po ang magbibigay ng lunas sa lahat ng mga dinadala mo sa ngayon. Yan, kung sino man ang may dinadalang kabiguan, yan, lahat na po. Kasi minsan ang tao lumalapit lang sa Diyos kapag may mga problema. Hindi po dapat natin sanayin ang ating sarili, mga kapatid, na ganoon lamang. Bagkus ay maging tayo po'y masaya, tayo po ay magpasalamat lagi sa Diyos natin, Panginoon, dahil Siya po talagang nagbigay sa atin yan. Kapag tayo binigyan ng kasiyahan, kapag tayo masaya, malungkot, kailangan both na yan ay papasalamat natin sa Panginoon. Dahil po, hindi lang po laging masaya, meron din pong lungkot. Yan. Kasi maging ano po tayo, maging balance po tayo bilang tao, bilang human, di ba? Hindi naman po, abnormal naman po yun kung lagi tayong masaya. Kailangan meron din pong lungkot. Talagang magka-partner po yan. Pero sinasabi ng Diyos, kapag tayo ay nahihirapan, pwede po tayong lumapit sa Kanya, mga kapatid. Hindi po sinasabi ng Diyos. Kahit sa ang Biblia, wala pong sinasabi ng Diyos na huwag kayong lumapit sa akin. Lagi po niya tayong inaanyayahan na lumapit sa Kanya. Dahil yun po ang gusto ng Diyos. Ang Diyos ay pumapanig sa kabutihan, mga kapatid. Nais niya na ang tao ay magsisi na may
pananampalataya. Gusto niya na magsisi po tayo, kumbaga magbalik loob. Kahit na po matanda na po tayo, kaya po nating magbalik loob kapag hiningi natin sa ating Panginoong Diyos. Walang bata kay matanda sa pananampalataya. Yan. Merong nauuna, meron din pong nahuhuli. Yan po ang totoong sanabi ng Diyos, na hindi po laging nauuna ang nauuna. Minsan ay nahuhuli din po. Yan. Kumbaga, sa kalooban ng Diyos, natin hingin na tayo po ay makaranas ng maagang pagbalik loob sa Kanya. Praise God po ba? Ayan. Ito po ang sinasabi ng Diyos. At kailangan lang po nating magtiwala. Ayan. Tiwala lang po talaga. Kapag nagtiwala ka na talagang ililigtas ka ng Diyos mo, ililigtas ka ng Diyos ko, talagang mangyayari yan. Kahit po hindi tayo nagsimba minsan. Kumbaga sa isip natin yan, kumbaga minsan tayo mga Kristiyano, pag hindi tayo nakapagsimba, ay galit na sa kanya si Lord. Hindi ganun kapatid, patuloy tayong minahal ng Diyos. Iniibig niya tayo ng walang hanggan. Yan, gusto niya tayong mapunta sa kabutihan, hindi sa kasamaan. Kaya anuman ang nagagawa natin, minsan nalalabag natin, lagi tayong humingi ng tawad sa Diyos. Yan. Di baling sabihan tayo na paulit-ulit, dahil po ang Diyos hindi po nagsasabi niyan. Kumbaga patuloy lang po tayo, try and try and try and try, hanggang ma-purify na po tayo ang ating puso sa ating banal na Diyos. Sa patuloy nating paglapit sa Kanya, darating at darating yung kapatid na ang Diyos na mismo ang magbabago sa ating buhay. Amen. Kailangan po lang talaga faith. Huwag po tayong mawala ng faith, mga kapatid. Kung wala po itong faith, ay hindi po natin maranasan ang pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Yan, dyan po talaga magsisimula yung pagkilos ng Diyos kapag tayo po ay nananalig. Subukan nyo, kapatid, kapag kayo nanampalataya. Halimbawa, nagpagamot kayo sa isang doktor, tapos na alam nyo, nagtitiwala kayo sa doktor na talagang gagaling ka. Siyempre gagaling ka, pero yung ayoko sa doktor na yan dahil hindi ako pinagaling. Kumbaga, doon yung faith mo. Yung faith mo yung magpapagaling sa'yo. Kung yung faith mo yung magliligtas sa'yo sa kabutihan ng Diyos. Siya po yung faith po yung way na para po tayo maligtas. Kumbaga, magtiwala tayo sa Panginoong Diyos. Ayan. At upang makamtan ito, upang makamtan natin ang faith, kapatid, sundin natin ang Diyos sa panalangin, pakikinig ng salita niya, pagbabasa ng Biblia. Doon po yun, dumadaloy ang umpisa ng pananalig. Kapag po nagmanifest sa ating buhay, siya na po tayo pagpapalain. Magugulat ka na lang, bakit kaya nagagawa ko ito? Dati naman, hindi ko po kaya ito. Dahil po yan sa biyaya ng Diyos. Hindi po yan dahil sa mabubuti mong gawa. Kumbaga sa biyaya ng Diyos, by the grace of God. Dahil po, siya po yung lagi mong kasama. Kumbaga nakikita niya kung paano ka nagbago, kung paano mo sinusubukan ng tinatry, kahit ilang ulit ka pang nagkasala, kapatid. Kaya kang baguhin ng Diyos. Amen. Kaya sinabi po niya dito sa unang Juan 5:13, sinabi niya, ang mga bagay na ito ay isinulat ko sa inyo upang inyong maalaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan. Amen. Sa makatuwid ay sa inyong mananampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. Ayan, sinasabi po niya sa atin na totoo po talaga kapag tayo po yung nanampalataya sa Kanya, sa Panginoon nating Hesukristo, ay talaga pong maliligtas po tayo, makakaroon po ng pagbabago ang ating mga buhay, kapatid. Subukan po nating magtiwala. Kung maliit man ang tiwala mo ngayon, subukan mong makinig pa at kilalanin ang Diyos upang ito po'y lumalago. Dahil po, sinabi rin niya po dito sa Matthew 5:8, mapalad ang mga taong may malinis na puso dahil makikita nila ang Diyos. Amen. So mga kapatid, tayo po'y nilikha ng Diyos na may mabuti, may masama. So kailangan po lagi nating ibahagi ang ating mga kabutihan. Kumbaga, lagi nating isabuhay. Huwag nating hayaan na yung bad side natin ang mangingibabaw. Praise God po ba? Kasi yun po ang nais ng Diyos.
binigyan tayo ng option sa buhay, kapatid. Binigyan tayo ng Holy Spirit. Excuse me. Binigyan tayo ng Holy Spirit nung time na tinubos tayo ng dugo sa cross ni Jesus. Kumbaga, binigyan na tayo ng Holy Spirit. Wala siya rito physically, but the Holy Spirit is presence in our life. Kumbaga, yung minsan sabi mo, ay, hindi ko gagawin yan, ay, gagawin ko yan. Holy Spirit yung magtuturo sa'yo kung mga bagay na mali at tama. Ang Holy Spirit po yung magtulong sa atin para makita natin kung ano ba ang dapat. Lagi nating hingin kay Lord na kumilos ang Holy Spirit sa aking buhay, Lord. Ikaw po ang manaig, Lord, at ikaw po ang aking susundin. Huwag po nating sundin yung mga sa bad side natin. Kasi tao po tayo at hindi po tayo perfecto. Kahit ako, mga kapatid, inaamin ko na marami rin po akong kasalanan. Ngunit ako'y naglapit sa Panginoon, lumapit sa Panginoon, inalis ko na po yung mga dati kong alam kong hindi mabuti. Kaya, sabi ko kay Lord, patuloy mo akong baguhin, patuloy mo akong bigyan ng wisdom kung paano pa po yung kagawin ko sa aking buhay bilang Kristiyano. Amen po ba? So, ito na po yung nireveal ni Lord na anuman ang ginawa sa iyo, isishare mo rin sa iba, kapatid. Kaya doon po tayo patuloy na mamuhay na may kabanalan. Kumbaga, i-guide na po tayo, isisit aside na po tayo ng Diyos. Hindi na po tayo pwedeng laging lapitan ng mga kalaban dahil po tayo tumakad na po tayo ayon sa iyong kalooban. Kumbaga, tayo po ay nakabukod na, kapatid. Kung tayo may nakaranas ngayon ng mga trials, tukso, yan, marami pong tukso talaga sa paligid, lagi nating ipanalangin na tanggalin ito sa ating mga daan. Lord, anuman ang yung hindi mabuting mangyari sa buhay ko, tanggalin mo ito, Panginoon, sa aking buhay. Yan po lagi ang pinapipray ko, kapatid. Kapag may mga taong gustong, kumbaga, diba, may mga tao minsan na ititem ka, lagi nating ipagpipray sila na magkaroon sila ng wisdom, ang bigyan sila ng wisdom ni Lord, na sila po ay ma-enlighten, na maisip po nila na ang mga bagay na nais nila ay hindi po kalugod-lugod sa Diyos. Kapag tayo lumakad na kay Lord, kailangan po lagi nating gawing sandata ang mga salita ng Diyos. Yan. Kaya, mga kapatid, nawa maunawaan natin ang revelation ng Lord sa umaga ito, sa Matthew. Yan. Madali lang po yung tandaan. Isulat nyo po kung nais nyong matuto na magbasa ng Biblia at umunawa kung ano man ang sinabi sa atin ng Diyos. Dahil po, dyan din po ako natuto. Kumbaga, knowledge and wisdom din po yung pinagkaloob sa atin ng Diyos para po tayo pwedeng mag-share ng mga salita niya. Kaya mga kapatid, patuloy po nating kilalanin pa araw-araw ang ating Panginoon dahil sa Kanya ay may tagumpay. To God be the glory, God bless po, at bago po tayo magtapos, tayo po'y manalangin. Yes, Lord, salamat, Panginoon, sa umagang ito, Lord. Salamat po sa mga salita mo, Panginoon. Hallelujah, Jesus. At sino man, Lord, ang may mga tinadalang mga problema, Panginoon, sa araw na ito, Lord. Warriness, Lord. Hallelujah, Jesus. Ikaw na po ang magtanggal nito, Panginoon, sa kanilang buhay. Ikaw po ang nakakaalam, Lord, sa aming mga puso, anuman ang aming mga hangarin. Hallelujah. Nawa, Panginoon, ang kabutihan ang manaig sa bawat isa, Panginoon. Hindi lang sa akin, Lord, kundi sa lahat-lahat na, Panginoon, na makarinig ng salita mo, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Ang papuro ay para lamang sa iyo, Panginoon. At ito po ay ginagawa ko according sa Holy Spirit na binigay mo sa akin. Salamat, Lord. Minabalik ko na may papuri. At pinakamataas na pasasalamat ang lahat na ito, Lord. In Jesus' name. Amen and amen. Praise God and God bless po, mga kapatid.